Hello YouTube, hello Internet, welcome back to my vlog. Ang tagal kong di nakapag-vlog, mga almost isang buwan siguro. And para nga pala sa mga bago dito, ako si Mark Agustin. I'm not an artist, I'm not a musician, and I am not talented. Alright, so bago tayo mag-start, play muna natin yung aking walang kakwenta-kwentang intro. Alright, so yun na nga, isang buwan, halos isang buwan, o more than one month tayong di nakapag-vlog. Kasi nga, marami akong ginagawa. Halos, last upload ko is last month pa yata yun, or 3 weeks or 4 weeks ago. So, inabot na tayo ng Pasko. And last upload ko is, maganda pa yung weather sa labas. Ngayon, nag-i-snow na. So technically yung winter dito is ang official winter dito is ano pa December 22 pero ayun naka-advance na yung snow. So ayan. So malamig na ang ano dito tapos naka-ano pa kami. Naka code red. So pwedeng lumabas kaya lang walang mapupuntahan tapos yung mga mall sarado. So it's better to stay at home na lang. Okay. So, paano nga ba maging isang successful YouTuber tulad ko? So, bago tayo mag-start, background check muna. So, ako nga pala ay nag-start ng YouTube noong that was sa tignan natin kailan yung huli kong upload. O yung una kong upload. Tignan natin. Okay. So that was 1 year ago. Yeah, so that was 1 year ago. Pero estimate ko mga 2 years na nakakaraan. Tapos sa 2 years na yan, meron akong 21 subscribers. So nagtataka kayo at swerte naman, 2 years pa lang sa YouTube, meron na kaagad at 21 subscribers. Siyempre, kung kinaya ko yung 21 subscribers na yan, na for 2 years, kakayanin nyo rin yan. Siyempre, walang imposible sa YouTube. All you have to do is, wala lang, libangan lang. So, for 2 years, nagkaroon ka ng 21 subscribers, talagang ano na yan, hindi kataka-taka yun. Baka kayo, magka 25 pa kayo. So, tsaka ano, sa YouTube is like upload lang ng upload katulad ko sa channel ko sa 2 taon na buhay ng channel ko na yan meron akong 10 video so 10 video for 2 years yeah so upload lang ng upload yung content huwag nyo problemahin yan kusang lalabas yan hindi nyo na pala hindi nyo na iisipin yan so tutok nyo lang yung camera nyo sa kung saan saan tapos yun na yun. So, huwag niyong isipin na kailangan niyo pang mag-upload. So, kailangan lang, huwag niyong isipin na kailangan niyo pa ng content. Kasi yung content na yan is kusang lalabas niyan. Kailangan lang talaga ng tiyaga. At saka, huwag niyong isipin yung ano muna, yung pera o yung income. So, gawin niyo to for fun. Huwag niyong pangkabuhayan. Kasi mahirap pag iniisip mo yung ano, nag-alarm yung timer mo. Iniisip nyo yung gagawin tong pangkabuhayan. So, hindi to pangkabuhayan is just for fun. And, tayo ka lang muna kasi may nag-alarm yan. Balik ko mamaya. Okay, so kaya pala natagalan akong mag-upload kasi bala ko sanang i-vlog yung pagbili ko ng PlayStation 5. So, October pa lang pinaghandaan ko na yun. So, binenta ko na yung aking PS4 noong September pa. So, pinost ko na siya sa Facebook. Tapos, nabenta siya noong mga first week ng October ng $365. So, may pambili na sana ako ng PS5.
Tapos, ngayon na nga, November 12 yung release ng PS5. Tapos, pinaghandaan ko mabuti, ibablog ko na sana, prepare na yung aking camera. At nang pumunta ako sa Best Buy, bang, bawal pumasok. Tapos, sabi nila online order lang o yung mga naka-pre-order lang. So, chinek ko sa online, yun. Sold out. Hanggang ngayon, sold out pa rin. Di pa rin tayo pwedeng bumili. Check nga natin kung ano. Kung pwede na ngayon. Kasi kung meron na ngayon, bilhin na natin kagad. Baka maubusan pa tayo. So, yan. Check natin na sa PS5. Ayun. So ayun, please check back or follow us on Twitter. So hindi pa rin siya available. So parang next year pa tayo makakabili nito at next year pa tayo makapaglaro. Sayang, excited pa naman ako. Yun sana yung comeback vlog ko. So ngayon, biglang naging ganito. Naging ano na lang. Yung pakwenta-kwenta na lang na hindi ako nakabili kasi nga. But kasi di ko pre-order nung ano, October, may pera na sana ako nun. Akala ko kasi hindi mo uubusan kasi akala ko gimmick lang yung masusold out. Yun pala, totoo pala. So ngayon, hintay-hintay tayo hanggang January. Baka maunahan pa ako ng ano, ng mga iba dyan. So sayang, naka-prepare na sana ako para mag-unbox at saka yung pagpunta. So yun. So abangan nyo na lang yung aking PS5, yung pagbili ko at saka yung pag-unbox ko sa bago kong PS5. So hindi ko pa alam kung kailan. Yung Sony lang at saka yung Best Buy or Walmart na nakakaalam kung kailan yun. So welcome back. So kung mapapansin nyo, ibang araw na to. So yung mga nakikita nyo, yung mga previous na scene, that was yesterday, so kahapon yun, tapos yung biglang nag-alarm yung cellphone ko, ano na pala, tapos na yung break ko, so bumalik ko sa work nun, tapos nakalimutan ko na mag-vlog, kaya ito na yung continuation. So today is Tuesday, 1:45 PM, actually nag-work ako ngayon, so work from home pa rin ako ngayon, so parang until ano yata to eh. Hanggang ano pa to? Hanggang September next year pa to. Kasi nga dahil sa COVID. So ano nga ba yung pinagkakabalahan ko ngayon? Is, actually ngayon nasa work ako eh. Kaya lang medyo wala masyadong ginagawa. Kaya naisipan ko mag-vlog. So sino-sino nga ba yung mga pinapanood ko sa YouTube. So actually, hindi ako mahilig sa mga YouTuber na yung mga malalaking channel. So yung mga pinapanood ko is yung ano lang, yung parang hindi masyadong malaki, hindi naman masyadong maliit na channel. So mga nasa mga maximum, nasa mga 100,000, 300,000 subscribers lang. So ngayon, magbibigay ako ng top 6 na pinapanood ko sa YouTube ngayon, yung mga channel na sinusubaybayan ko talaga, yung kapag may upload sila, yung pag may upload sila talagang pinapanood ko kaagad kasi nga sinusubaybayan ko yung vlog nila, parang top fan rin ako sa mga vlogger na ito. So yung number 6, so top 6 to, so yung number 6 is Bimbo Corny Cornejo vlog. So, Bimbo Cornejo, isa siyang Pinoy na nakapag-asawa ng Indian. So, nasa India siya ngayon. Doon siya naninirahan kasama kanyang asawa at anak. So, pinapanood ko yung vlog niya. Natutuwa ako sa mga vlog niya. Okay din yung nakikita mo kung ano yung lugar doon sa India, na yung buhay niya doon. Tapos, yung top 5 is Carinio Family Vlog.
So, yung galing niya family, nandito sila sa Canada. Ito ay lang isang family vlog. Andun sila sa Regina. Regina, Saskatchewan. So, that's like 6 hours drive from here. So, pinapanood ko rin yung vlog niya. At makakatawa yung vlog niya. Nakakatawa. Kasi, yun nga, yung family sila, yung araw-araw nilang buhay. Yun yung bina-vlog nila. At yun, sinasubaybayan ko yung channel nila. Tapos, top 4. Ang top 4 ko is si, sino ba yan? Emersonic. So, Emersonic vlog, siya ay nag-work sa, anong tawag dun? High Life. At siya ay nasa, sa ibang anong lugar na pangalan ng place na basta nasa mga 2 hours drive lang yun para from here. So yung binavlog niya yung araw-araw na buhay niya at saka yung ano yung work niya or yung family niya, ayos din yun. So top 4 na tayo? Top 3. So, hindi ko na sasabihin yung mga top sa yan. Ano na lang. I-enumerate yun na lang. So, next one is Jeremel Ogbu Vlog or Pinoy Butcher. So, ganun din. Nasa High Life siya. At saka, ano, doon siya nag-work. Bina-vlog niya yung about kung ano yung kung paano makapunta, paano maka-work dun sa pinagtatrabahuan niya. At doon yan, malapit lang yan sa amin. Mga 2-hour drive lang yung bahay nila mula dito sa amin. So, yeah, Jeremel. Ano ba? Baka naman. Tapos, Pinoy Trucker. So, Pinoy Trucker, palagi pinapanood kasi kababayan ko yun, Bisaya din yun, taga Cagayan de Oro. So, Pinoy Trucker, kung nanonood ka, mayroon kang, ano dito, taga subaybay sa Winnipeg. Ito naman si Pinoy Trucker, binavlog niya yung life of a trucker. So, nakakatawa kasi marami kang mapupulot na kaalaman mula sa isang truck driver. Kung ano-ano yung mga ginagawa nila. Tapos, yung next is Ninong Rai. Ninong Rai naman ay nasa Pilipinas. Yung malupit na cooking channel na napakaganda, nakakaaliw. Marami kayong matutunan sa pagluluto. At yeah, okay yung channel niya. Nakakatawa. At very entertaining and very informative. So that's Ninong Rai. At yung aking number one ay si Mayor TV. Mayor TV. So itong si Mayor TV ay dati palang nag-work sa Bubblegang, which is isa kong pinaka-paboritong TV show. So kaya kuha niya yung mga style na Bubblegang. So nakakatawa to si Mayor TV. So, yeah. So, yun yung top 6 na pinapanood ko sa YouTube. Hindi lang pinapanood talagang yung sinusubaybayan ko. So, isang mga maliliit na channel lamang. Pero ito ay nakakatawang channel. So, I think hanggang dito na lang yung vlog ko. Don't forget to subscribe, like, comment, o kahit huwag nyo lang i-like. Mag-subscribe lang kayo. At least madagdagan yung 21 subscribers ko. Okay, so, have a good day.